Labs, meron tayong bisita. Nag-text sa akin, tsaka nag-chat. Mamimili. Sino? Yung pinakamalakas. Ayan na, oh. Tira mo, oh. Kilala mo yan? Oo naman. Oh. Rosemar lang, malakas yung ayos. Rosemar lang sa kalam. So, lagyan natin. Hello. Ayan. So, ma'am, palagay lang po ng... Grabe, mic. Maganda pala si Mr. Kung ano siya sa personal, ganun. Oo, second time mo siya na-meet nung una. Ito, ayan. Rosemar lang sa kalam. Oo, ganda siya. Oo, ayan. Ilan taon na pala si Rosemar? 19. Ha? 13 na. Ilan taon na? 30. Diba? 30. Interview to kay Tony Talks din. Nalakas din nung interview niya kay Tony. Katapos ko lang sa ano, TV5 ngayon. Kakatapos taping, dumiretso na ako dito. Sa Itbulaga? Mm-mm. Contest ba yun? Contest yung... Pera fee, oo. Contest. Nanalo nga ako dun. Ay, yung patas. Nanalo ka pa. Diyan, sabi mo, ang dami mo ng pera. Pero like nanalo ka pa. Hindi kasi namimigay kasi siya. Binigay ko sa audience. Oo, oh, yun. Oh, yun nga. Kata mo kasi talagang namimigay hindi, siya. Hindi, pag sabi nga, di ba, pag mabuti kang tao, mas... Dire-diretso yung blessing. Tsaka to, totoong namimigay ng pera. Binigyan ako nito. Mantang oh, ano, hindi ako naniniwala. Bakit? Para ako eh. Para gusto mo pa mangingi. Wait lang, papatot. Ayan. Tingnan nyo naman. Talaga naman, Rosemar. Tsaka alam mo. Sa'kin naniniwala na ako. Wait lang ha, huwag nyong ibebenta yan ha. Ano yan? I-frame nyo yan pagdating ng araw. Yung sa libo ko ata, nabenta ko na ato yung binigay niya sa akin. Hindi, pero totoo, si Rosemar, isa siya sa mga... Actually, hindi naman siya influencer eh. Pero dati talaga, nag-vlog ka rin dati. Tatago diba, na ka to nag, bago ka nag-soap. Ano lang? TikTok. Content-content. Content-content lang. Parang ako din dati na mahilig lang talaga mag-content kahit walang manood. Mm-hmm. Kahit sabi wala. Nga, kahit may isa lang na magtiwala sa'yo, magpatuloy ka. Oo. Kumbaga, ginagawa lang natin siya dati nung wala lang. Kumbaga, tapos... Pumutok si Rosemar dahil sa product niya. Pumutok pa lang. Pero alam mo, si ano Miss Rosemar, kakilala ko na siya yung kay Sanderford pa. Sinubaybayan ko siya hanggang naging ano jowa si Sanderford? Si Sanderford naging jowa mo? Hindi. Naging oy, ano siya, yung parang... ano siya yung sa Rated K, friend niya. Alam ko friend niya rin si Marky. Kaya sinabi ko nga sa kanya, nung opening ng Jim Spears, nandun siya sa Lucena. Nandun siya noon, nandun ka noon, hindi mo na matandaan. Hindi natatandaan ko, hindi ko lang ikaw maalala. Nandun ka ba noon? Ano na ako noon? Isa ako sa may-ari noon, kasama ko sila Flo G. Yeah. Sila... Saan ba yun? Pares! Nakita mo, hindi niya naalala. Hindi ko makalala. Paresan! Paresan. Pero nakita mo ako doon. Hindi rin. Hindi. Pero sabi pero ni Marky... Nakapost. Sabi ni Marky, nandun ka. Jim Spears, kilala mo yung may-ari ata noon. Na ano ko, tama, di, ako rin hindi ko rin siya nakita. Actually, sinabi sa akin ni Marky, ano pala siya noon? Sabi ko, ay, pero wala ka pa itong product noon. May product ka na ba noon? Nito lang yun. Kailan ka ba nag-start sa product? Nag-start lang ng kaka-2 years lang nitong February. Galing so, 2021. Ah. O, di ba? Ano ba? 2021. 2024 eh. 2022 ata. Hindi ko ba 2022 ka ba? Ah, 2022 na. 2024 na ngayon. Oo. Pero hindi naman porque 2022 ka lang nagsimula. Tapos, ano ka lang ngayon, hindi yun nangyari lang within 2 years kasi yung pinagdaanan din doon. Laging ganun yung sinasabi. Mm-hmm. Di ba minsan sinasabi, uy, swerte nito, ang bilis yung mama. No? Hindi nila alam. Bago dumating sa punto na makahit ng jackpot, madami munang struggles. Dati diba? Umabot sa ano, nagsishare ako sa 200 pages a day. As in, pud-pud na yung kamay ko, mablock-block na ako. Share lang ng share. Oh, di ba? Oh, ganun din ginagawa namin sa pag-online. Pero bakit ka nga pala nandito? Ay, kasi, binabash kasi yung our White House ko, yung mga resort ko. Kasi nga ginawa ko siyang 10,000 na lang, 22 hours na, unlipax pa. Hoy! Grabe! Hoy, tanda yan! Oh, 10,000 na, guys, ha? 10,000 sa resort overnight yun. 22 hours na. Ilang bedroom yun? Marami na, mga nasa 5 na ata yun. Grabe naman ang mura naman noon. 3 to 5, bahala na yun. Tsaka ang ganda, nakita ko yun sa picture lang. Oh, hindi, sa hot maganda, spring maganda. Talaga yung mainit yung tubig. Oh, saan ba sa Laguna yan, Calamba? Pansol. Pansol, oh, sa, yes. Doon talaga yung dikit-dikit na mga resort. Oh, yun na nga, inaaway kasi ako gawa nga doon. Bakit nyo inaaway si Rosemar? Mahirap ka away to. Putipok daw kasi akin. Ah, eh, yung iba. Inaaway nila ako. Eh, paano pag ginawa nilang 8,000 yun sa kanila? Wala naman sa akin masama kung kunyari kung anong gusto nilang presyo. Oh. Wala naman sila, di ba? Kasi, syempre, kahit anong gawin natin para makasurvive. Ikaw naman ang may-ari nun. Oo. Kumbaga, kahit ilibre mo lahat ng tao nun araw-araw. Pero nga doon, 500 lang per head, eh, hindi naman ako nagreklamo. Oo, tama. Totoo, tama. Kaya ngayon, hahanap ako ng something na
parang mas dadayuhin yung resort ko. Ah, sabi. Mas mapupuli, book na. Ah, yan. Ano ba? Ah, sige, matanong kita. Sino paborito mong artista? Si Ding Dong. Uy! Sakto, may ano dyan. Taba ako! Ay, ako na. Ayaw mo na ako. Picture! May parang picture tayo. Tinan mo nga yung mga picture dyan ni Ding Dong. Ano ba dadayuhin? Lalagyan ko ng kabaong yung resort ko. Oo nga, baka... Meron tayong picture dito. Libre higano. Ayan, o. Ito. Kaso, mahirap siya display kasi hindi siya naka-frame eh. Yes. Ala, uy! Uy, bawal yan sa ano? Hindi yan bawal. May brief naman. Ah, idol mo pala si Ding Dong. Eh, di nag-family feud ka, sinabi mo sa kanya. Oo, tapos nag-holding hands kami. Ganon. Holding us lang, hindi mo niyapos. Ginanong ko na rin konti. Again. Ay, siyempre, nandun yung asawa ko. Bukasabi Nathan, no? O, di ba ikaw, loves, niyapos mo si Ding Dong? Kaya ako talaga inasawa. Siyempre, hindi ako pumayag. O nga, hawig nga ni Nathan. Wish taken by my side and me. Di ba? Oh! Iba talaga ano to. Ano ang i-display ko sa ano? Okay. Ano ang i-display? Ano ba yung masasuggest mo? Ako, meron ako dito bagay na bagay doon sa White House mo. Ano pangalan nung resort na yun? Our White House. Our White House. Halika, punta tayo dito. Dito tinatid yung camera. So, ako, eto, medyo creepy. Uy! Pero sa tingin ko, okay to. Alam mo, ayoko to dapat ano ibenta. Ano ba mga frames? Eto. De, eto. Kasi eto, ay, hindi siya bagay sa resort eh. This is this more on to sa mga bahay-bahay. Parang bigla naman ako kinilabutan. Ah, eto, bagay na bagay to dun sa White House mo. Kasi, white din. White din yung damit. White din. Tsaka, hindi ko talaga yan binibenta, pero kung gugustuhin mo siya, ibibigay ko sa'yo, ibibenta ko na siya sa'yo. Ayan. Swerte kasi si yan. Nakatitig sa super akin. Tingnan natin. Pwede ayan mo siyang buksan. Ay. Wow! Ayan, si Annabelle. Alam mo, yan, maganda pang display doon sa resort mo. Sure ka, dadayuhin ako niyan? Oo, sobra yan. Kasi, ano bang history nito? Si Annabelle, yan ang tinatawag na Annabelle ng Pilipinas. So, meron Annabelle, siyempre sa US. Talang baka lumabas. So, si Annabelle ng Pilipinas, siya yung inahantulad natin doon sa US. Yung alam mo, nakakatakot. Mm-hmm. Tapos sabi nung mimiari, talagang dumadating yung time na to, naglalakad to. Naglalakad? Pag madaling araw. Pag madaling araw. Pero it bring luck. Ah, okay. Oo. So, Teddy, sure ka mapupulibok ako niyan. Ay, oo. Oh, eh, ngayon pa nga lang, pulibok ka na. Baka buong taon na, pulibok ka na, di ba? So, actual price nito is ngayon is 150. Ano na? Price mo alaman? Tawad ka. Kita. 100? Bilis tumawad, kwenta agad. Paano makikipag-debate? O sige, 100 na. Bigyan na natin ng 100 lang. 30 nga ito eh. Ha? Ano? 30. Ibigay na natin yung trust. Kaya mo na ako ng swerte. Maging blessing ako sa iyo. Tsaka lang, doon din naman siya. May kita rin natin siya lagi. Doon. Pabook naman ako dyan. Kailan ba bakante dyan? Siyempre, bibigyan na kita ng free slot. Oh, ayan. Ayan. Punta kami dyan. Punta ka lang doon. So, sige. Si Annabelle na ang bibili ni Rosemar lang. Sa kalam. Ayan. So, ayan. So, punta na tayo doon. Ayusin na natin yung papers nito. At, alam mo, hindi talaga namin binibenta siya. Ano, dadalhin nga namin sa Batangas yan sana. Kasi may show. Wala na, diretso Laguna na yan. May show kami sa Batangas mamaya eh. Dapat free na to sa akin. Sige, free ka, pili ka dyan ng isa. Ano dyan gusto mo? Ayun, syempre, mas maganda yan. Para nga, kasi dito ko talaga siya crush. Yung picture niya na to, yung video sa, niya na to. Ano pa siya dyan? Sa TGIF pa, no? Parang, yes. Kasi yung ano, nakatitig siya. Siya si Inyaki. Di ba si Inyaki siya dati? Yes. Oo, di ba? At saka nung bata pa yung, ay yung medyo payat pa yung asawa ni Miss Rosmar, si Kamuang Kamukanya. Alam mo, may kwento kasi to kung ba't ko to naging idol. Sige. Nung bata pa ako, binuhat niya ako. Tapos pinirmahan niya yung panyo ko nung nagpunta siya ng Lucena. Ilan taong ano? Maliit pa, as in, sobrang idol ko na siya. Tapos pangalawang beses na nakita ko siya, may taping naman siya sa may City Hall sa Manila. Kaso nga lang, ang dami kong dalang mga labahan, naka-jeep ako noon. Sabi ko, tayo ba ako ba ako? Kasi naka-dorm, naka-condo lang ako dati. Nagre-rent kami ng condo sa Manila. Tapos, ang dami kong dala. Kaso nga, pag bumaba ako, kasi nga magpapapicture ako, dadali ko naman yung labada. Asan na yung scarf mo? Wala nga eh. Sayang yun. Mm. Ganda-ganda saan. Saan binenta mo? Oh, ito actually si Ding Dong mismo pumirma niyan. At may pangatlo pa, nung may event ng Philippine Youth, kasi ano siya doon? Ambassador. Representing siya. Parang nanalo siya doon. Ah, nanalo siya. So, nangyari noon, magpapapicture ako. Sinaraduhan yung pinto nung bantay. Eh, hindi ako nakapagpapicture ngayon. Also, ayan, Sir Dong. Ito, for sure, mapapanood niya to kasi laging isa sa mga viewers natin yan, si Sir Dong. Followers din natin yan, nanonood siya ng mga episode natin. Yes. So, Sir Dong,
Si Rosmar. So, nasabi mo sa kanya, Family Feud. Oo, nasabi ko, nakwento ko talaga yun sa kanya, hindi pwedeng hindi. Ayan na, may picture na ako. Oh, ayan. Siya mismo pumirma niya na nasa Family Feud tayo. Yes, yes. Actually, pinirma niya to. Ito yung hindi niya pinirma. Ayaw niya. Huwag niya yan gusto niyo. So, tabi na natin to. Huwag na ipakita. So, yung papel nung Annabelle. So, maraming salamat, Ma'am Rosmar. So, ayan, supportahan natin yung, syempre, yung mga kapwa nating negosyanteng Pinoy. Ayan, tapos supportahan nyo yung Our White House, guys, kasi part ng kikitain ko doon, pinantutulong ko sa mga tao. Yes. Oh, so, parang ayan. Resort with, ano, parang nag-enjoy ka na, nakatulong ka pa, ganon. Yes. At matanong ko lang, Ma'am Rosmar, ano ba yung mga, meron ka bang mga charity foundation ngayon? Ano talaga, wala ako yung specific na charity. Talagang basta may makita lang ako na nag-comment sa akin na hingi ng tulong, tapos ano, automatic ipi-PM ko na yun, ganun. Paano mo naman tinitik yung mga ang daming manluloko sa social media? Ngayon, kasi nadala na ako before dahil meron nga ganun, sasabihin yung anak nila iganto. Nung ipapadala ko, nasabi ko, video call muna, na deads na daw, ganun. Kasi hindi na daw kailangan ng pera. Kaya ngayon, nadala na ako, nagbibideo call na ako muna. Oo, oh, yun talaga. Oo, oh, isa yun sa mga... Hindi ba bait? Meron akong natulungan, 500,000, di ko kakilala. 500,000! CPM ko nga rin si Ms. Rosmar. Distributor siya ng ibang brand, tapos yung anak niya is na hospital, tapos kailangan ng pera, hindi mailabas. Nung bago ilabas naman, na deads na rin, walang pangpalibing, total, naging 500,000 yung nabigay ko, kahit di ko kakilala. Grabe, saludo. Alam mo, sana dumami pa yung mga katulad mo na dito sa Pilipinas, na alam mo, nagbibigay ng saya, nagbibigay ng tulong, kahit ang daming mga, alam mo, yung basher, natural lang. Kaya nga nakakalungkot kasi sinasabi ng iba, hindi naman kami nang hingi ng tulong, hindi kami nabibigyan. Hindi naman. Di ko kasi kaya lahat. Oo. Ako din saan, ganun din, di ba? Ang dami. Ako kasi hindi naman ako palabigay mostly. Talagang, kasi pagka yung iba, nakaka-disappoint eh. Sasabihan ka pa ng, tagal mo mag-reply. Oo. May mga ganun. Pag hindi mo pinapasin. So, sabi ko nga, ang importante, may natutulungan na nangangailangan, di ba? Oo, kung ano talaga yung pinaka, di ba, misang darating na yung mga nangangailangan doon lang. Tsaka syempre, meron din tayong pamilyang binubuhay. Saka naman, nung pandemic, umabot na 20,000 na lang yung pera ko. As in, talagang wala na. Wala ka pang product noon. Wala pa. Oh, wala pa, pandemic. 20,000 na lang yung pera ko noon. Tapos magbabayad pa ako ng renta sa ika-15, ika-30. Eh, 50,000, ika-15, 50,000, another. Tapos sabi ko, uwi na lang kaya ako kana papa. Parang wala na. Ganun. Tapos, kasi yun, dahil sa pagtulong ko nung pandemic, kahit na uso yung COVID noon, nagpunta ako mga iskinita, mga bahay-bahay, biglang boom. Parang sabi ko, pag hindi ka nag-expect talaga, grabe ang balik. Totoo yun. Misan yung mga inaasahan mo, hindi nangyayari. Pero may kapalit naman yun na mga hindi mo inaasahan na mas malaki pa. Oh, yun, di ba? So, yun, maraming salamat kay Ma'am Rosmar, ang ating special buyer para dito sa episode na to. Ingatan mo si Annabelle. Gusto ko makikita natin yan doon. Pupuntaan ko doon kasi sobrang malam-malam isa rin yan si Annabelle sa mga prize possession ng Pinoy Porn Star. Pero masaya ako na hindi naman siya mapupunta lang sa i-re-resell or ano. At i-display yan sa Our White House, puntahan. Oh, doon na lang nila puntahan si Annabelle. Oh, doon na lang nila puntahan. Maraming salamat. Thank you po. Bibili pa ako ng gold. Ay. Sige.